Nagkukonto na naman ako sa inyo. Isang katulong. Ang pangalan niya ay Asyong Tara. Sa madaling salita, nag-work siya sa malaking bahay. Yan, kina Donya Paconda. Sabi ni Donya Paconda, Asyong, gutuwa mo nga ako na nga. Ako'y natatakam-takam na. Ang tagal mo lang ito kain. Sabi niya. So sabi naman ni Asyong, sige po, Donya Paconda, magluluto po. Sabi niya. Asyong Tanga, hindi niya alam kung saan niya kukunin yung isda. Lakad siya ng lakad, pabalik-balik, hanggang nakita niya yung aquarium. May malaking isda doon. Yan, mukhang masarap to, magkataba pa. So, ngayon, ang ginawa niya, niluto niya yun. Stupid! Ginawa niyang dalawang isda. Yung isa, ginawa niyang sharshado. Yung isa, ginawa niya inihaw niya. Yan. Mga 30 minutes, lumabas si Donya Paconda. Sabi niya, ang sarap naman yan. Siyong, sabi niya. Amoy pa lang. Nakakatawa yung sabi niya. Kasi, syempre, tuwang-tuwa naman si, ano, si Asyong kasi compliment sa kanya yun. Eh. Tapos, after 30 minutes, sabi ni, ano, sabi ni Donya Paconda, ang sarap naman yung linuto mo. Palong! Ngayon lang ako tikim ng ganyang sarap, sabi niya. Ito naman, syempre. Oo nga po, salamat po, sabi niya. Ito naman, sabi niya. Kinabaga na. Syempre, natulog na si Donya Paconda. Nakita ni Donya Paconda yung ano, yung aquarium niya. Sabi niya, saan si Pipito? Tawag niya kasi doon sa ano niya, sa isda niya, Pipito. So, tawag niya si ano, si Asyong Tanga. Asyong! Bakit po doon niya, Paconda? Sabi niya. Nagano ako, ba't nawala yung isda dito? Sabi niya. Di si ano, paligoy-ligoy si ano, si Asyong Tanga. Tapos ang sabi niya, Donya Paconda, sabi niya. Nag-enjoy ka pa nga, Donya Paconda, eh. Sabi niya, tataka si Donya Paconda, ano yung ibig mo sabihin? Sabi niya, linuto ko na po, Donya Paconda. Ay, lumabas si Donya Paconda, galit na galit. Hinabol niya ngayon ng itak. Wala niya ka, tanga mo talaga, papatay.